Yan, mag-harvest ako ng aking fresh tarragon para sa sibas. Mag-pan-fry tayo ng sibas today. Mag-bake ako ng kalabasa. Yan, ng pumpkin. 5 pimentos, salt, olive oil. Tag time lang ang gagamitin ko. So, ayan na siya. Tapos, i-bake natin siya. Yan, ilipat natin yung sauce. Mag-gawa ako ng pan-fry ng sibas. Ayan. Ito, may tarragon, yung hinarbis ko, tsaka celery. Ayan. Sama-sama natin. At tsaka parsley. So, gagawin ko na. I-mix ko na si parsley at tsaka si tarragon. Tapos, lagyan ko siya ng olive oil kag black pepper. Tapos, yung isda natin, lagyan ko siya ng cooking wine. So, ginmix ko dito si tarragon, si parsley, kag si olive oil, tsaka si black pepper. Tapos, lagyan ko siya ng juice ng lemon. Yan. Tapos, yung isda, nilagyan ko na siya ng cooking wine, kag juice ng lemon. Yan. Ngayon, ilagay natin yung ating sauce dyan. Ganyan. Yan. Para pag fan fry ko, didikit dito yung ito. Yan. At saka mag-absorb yung lasa ng tarragon. Babad natin siya ng mga 20 minutes. Okay. Ayan. Wala pang asin yan. Mamaya ko na siya lagyan ng asin pag mapan-fry ko na. Okay. Lagyan ko na siya ng asin. Kabilaan. Yes. Okay. So, gagawin ko na yung side dish ko sa aking pan-fry sibas. Olive oil. Then, ilagay ko na si cherry tomato. Para pag maluto na si cherry tomato, possible paper ko, okay na yung aking isda. Ilagay ko na rin si isda. Ilagay na natin si Chinese pizza. Hindi kailangan yung oil. Mamaya na yun. Yan yung side dish na ating pan fry na sibas. Ayan na siya. Lagyan na natin siya ng mixed herb. Lagyan natin siya ng mixed herb. Yan. Yan. Mixed herb ang nilalagay ko. Tapos, black paper. Yan, black paper. Tapos, chicken powder. Yan. Yan. Hintayin natin siya na maluto na crunchy yung pizza natin, Chinese pizza. Ayan na, lagyan natin siya ng kaunting asin. Ayan, kaunti lang. Chili flakes. Ayan. Tsaka, lagyan natin ng kaunting olive oil. Ayan, ayan. Tapos i-off na natin siya. Ilagay na natin si mung bread. Yan. Halin na natin si mung bread. Okay. Tapos, ilagay na natin siya sa ating baunan. Okay.
Ito na siya sa bagnan. Ito yung lunch ng aking boss today. Natin. So, ayan na siya. Isunod natin ngayon yung ating chilan. Okay, isunod natin yun. Lagyan tayo ng ating olive oil pang fry natin siya. Unahin natin si celery para yung lasa ng celery at saka amoy papasok dito sa isda natin. Ayan. Luto-lutoin natin si celery ito ilagay si isda natin. Okay. Ayan. Okay. Okay na. Ayan na yung ulo ko. Yung pumpkin ko na over ko.